Hi guys! Welcome back to my channel. For today's video, ang topic po natin ay 10 outdated tips na ginagawa natin bilang isang YouTube content creators kaya hindi tayo nag-grow sa YouTube. So without further ado, let's go to the videos. First po ay ang pagtataging. Guys, 2023 na. Kailangan nyo na pong baguhin ang pagtataging nyo. Kung nagbabase pa po kayo sa inyong style ng pagtatags, alisin nyo na po yun kasi meron na po tayong tube body. Napaka-importante po ng tube body sa ating pagbablogs or pagiging YouTube content creators dahil binibigyan po tayo nito ng advancement para maging searchable ang ating videos. Dahil maglalagay ka lang po ng inyong title, meron na po doon mga suggested na mga style ng titles na pwede nyong ilagay kung searchable or magiging searchable ba ang inyong videos. At kung maglalagay ka rin ng title doon, meron na rin po doon mga tags na pwede nyong ilagay sa videos nyo na malaking tulong po na kung saan po ay nakarate na po yung mga tags na yon base po sa sinesearch sa YouTube or hinahanap ng mga viewers. Kaya kung gusto mo mag-improve bilang isang YouTube content creators, i-download mo na ang TubeBuddy para magkaroon ka ng mga appropriate na mga tags at titles ng videos nyo. Next outdated tips na pinapractice pa natin bilang isang YouTube content creators, ang paglalagay ng intro. Guys, hindi naman po masama ang paglalagay ng intros, pero nakakasama po ito sa ating channel. Bakit po? Ini-skip lang po ito at minsan kung napakahaba ay umaalis na po ang mga viewers natin or ang magiging sana nating subscriber. Kaya kung mahilig kang maglagay ng intro sa napakahaba na almost 30 seconds, alisin nyo na po yun kasi 2023 na, hindi na masyadong interesado ang manonood sa mga intros natin. Guys, ibasin nyo lang po sa experience nyo sa panonood. Diba kapag may ads or may maikling hindi naman connected doon sa ating pinapanood ay in-skip natin. Ganon din po yung ginagawa ng mga viewers or mga subscribers natin. Inaalis po nila, in-skip po nila yung part na yon para po mapunta po agad sila sa content nyo. Kaya kung feeling nyo nakakaganda yung intro nyo na sobrang haba na almost 30 seconds or lang 30 seconds, guys, magising ka na sa katotohanan, hindi yung pinapanood. Ikaw lang ang nagagandahan sa intro mo. Next outdated tips na pinapractice pa natin bilang isang YouTube content creators, ang paglalagay ng end video clip. Yun po mga suggested videos na halos punuin na natin yung ating end videos na ang mga viewers natin ay nalilito na kung anong pipiliin na sunod na videos na papanoorin. Guys, magising ka na sa katotohanan, alisin nyo na po yun. Ang gawin nyo po ay i-direct or i-guide nyo po siya sa panibagong videos nyo na connected sa recent videos nyo. Just for example, ang ginawa nyo pong videos ay tutorial kung paano gumawa ng YouTube channel. So, ang gawin nyo pong sunod na videos ay kung paano ma-monetize ang YouTube channel. Or isang videos lang po ang ilagay nyo sa screen or sa end screen nyo para po guided po sila at hindi malito sa pasunod-sunod na videos. Para maging dance helical method ang inyong videos na connected sila sa isa't isa. Kasi kung hayaan po natin na pupunuin po natin yung ating end videos ng ating mga videos, malilito po ang ating YouTube, malilito po ang ating viewers. Ang gagawin po nila ay aalis sa channel mo at manonood ng ibang videos kasi yung nakita nilang suggested na videos mo, hindi naman related sa recent video na pinanood nila. So guys, kung gusto nyo mag-grow bilang isang YouTube content creators, huwag nyo na po yung i-practice ha. I-guide nyo po ang inyong viewers sa next videos nyo. Next outdated tips na pinapractice pa po natin ay ang paggawa ng mga random videos sa YouTube channel natin. Guys, okay lang po maging random po ang videos natin pero within 3 months only. Dapat hanapin po natin yung niche natin kung saan po tayo mas pinapanood ng ating mga viewers or saan po tayo nagkakaroon ng maraming likes at engagement sa ating mga subscriber. Dapat alam natin po yan para po mag-guide po tayo sa ating mga future YouTube videos. Hindi mo tinitignan kung saan ka mas pinapanood at ang nasa isip mo lang mag-create ng videos, which is good naman. Pero dapat alamin mo kung saan yung niche mo. Guided ka at hindi malito ang mga subscriber mo dahil sinubscribe ka doon sa videos mo. For example, ang videos mo ay YouTube tips. Then, ang next videos mo naman ay travel vlogs. Guys, malilito guys ang mga subscribers mo kung ano talaga ang content mo. At pati si YouTube ay malilito din dahil sinubscribe ka nung yung subscriber na yon dahil sa content mo na YouTube tips, hindi doon sa travel vlogs. Then kung makikita na mga subscriber mo na travel vlogs na ang ginagawa mo at makeup naman sunod, hindi na related sa YouTube, guys, hindi na sila manonood sa videos mo.
maghanap na ang mga subscriber mo or viewers mo ng ibang tao na familiar yung mukha na ang content nila ay isa lang. Like for example, for vlogging lang for travel or for vlogging lang for makeup or binablog lang nila ay mga tips and mga facts. Remember guys, dapat alam nyo kung saan yung niche nyo. Next updated tips na pinapractice pa natin bilang isang YouTube content creator, ang paggawa ng exaggerated na thumbnails. Guys, hindi po ibig sabihin na marami pong click rate ang inyong videos ay maganda na ang feedback nyo kay YouTube. Kasi nakabase rin po si YouTube sa durations ng panonood ng nag-views or nag-click ng thumbnails nyo. Kasi kung hindi naman po supported ng durations, na mahabang durations, yung pag-click ng thumbnails nyo, hindi po yun magandang impressions kay YouTube. Hindi po yun maganda para kay YouTube or hindi po yun maganda para sa YouTube channel nyo. Magkakaroon po kayo niya ng misleading informations dahil po na-click po yung videos nyo dahil lang po sa thumbnails, then umalis po yung manonood or yung viewers nyo dahil hindi naman talaga related yung videos mo and yung thumbnails mo sa content mo. So beware of that guys, kasi pwede pong maalis yung YouTube thumbnails nyo or pwede pong magkaroon po kayo ng strike or ma-violate nyo po yung rules and regulations ni YouTube sa pag-upload po ng thumbnails. Hindi ko naman po sinasabi na mali po ang gumawa ng thumbnails. Ang sinasabi ko lang naman po ay ang paggawa po ng mga exaggerated na thumbnails. Kasi naranasan ko rin po yun dati na ma-mislead sa information po through clicking lang po ang nangyari sa panonood ko. Kini ko po yung videos dahil po sa thumbnail. Kung napanood ko po ay hindi naman talaga related. So iwasan nyo po yun. Next updated tips na pinapractice pa natin bilang isang YouTube content creators ay ang paggawa ng mga videos na 3 minutes lamang or 3 minutes hanggang 5 minutes lamang. Guys, hindi po ma-recommend yung YouTube videos nyo or YouTube channel nyo sa ibang viewers. Maikli lang po yung ginagawa nyo or ina-upload yung videos kay YouTube. Hindi ka po ma-recommend nun sa mga viewers. So, ang dapat nyo pong gawin ay mag-create po kayo ng 10 or almost 30 minutes na videos para po maging recommended po ang inyong videos. Hindi po ibig sabihin na palagi po kayo nag-upload ng videos ay ma-recommend na po kayo. Hindi po yon. Kasi mas pinapriority po ni YouTube yung mahabang videos and palaging nag-upload ng videos. So, tips ko lang po sa inyo, gumawa po kayo ng mas mahabang videos kasi kung papanoorin po yun ng 5 minutes, nalampasan nyo na po yung 3 minutes na ginawa nyong videos. Kasi kung gumawa ka po ng 3 minutes na videos lamang at pinanood nyo 2 minutes, so 2 minutes watch hour lamang ang magkakaroon ka. Hindi kagaya na gumawa ka ng 30 minutes. So, imagine kung gumawa ka ng 30 minutes na videos mo and napanood nyo ng 10 minutes, guys, napakalaking watch hour na po yun kasi katumbas na po yun ang tatlong videos nyo kung gumagawa ka po ng videos na 3 minutes. So, advice ko lang po, gumawa ka po ng mas mahabang videos na i-upload ki YouTube para po ma-recommend po ni YouTube sa ibang viewers at magkaroon ka po ng mas maraming watch hour sa inyong YouTube channel. Next updated tips na pinapractice pa natin bilang isang YouTube content creators ay ang pag-upload lamang ng videos na walang ka-edit-edit. Guys! Remember, 2023 na, kailangan mo na mag-upgrade ng inyong videos. Marami na po tayong kompetensya sa YouTube Live. Kailangan nyo na pong improve yung videos nyo. Kung kailangan nyo po ng maraming effects or lumilipad-lipad ka na sa inyong screen or nasi-shake-shake na yung mga bagay-bagay dito sa screen mo or nilalagay mo ng mga flash-flash na mga effects-effects na iba, gawin mo na para hindi maboring yung manonood mo. Guys, kung meron kang mahabang videos, hindi mo lamang yung in-edit and marami ka pang mali and marami pang ingay sa paligid and hindi mo lamang yung ginawa ng resolution, guys, aalis yung viewer kasi interrupted sila sa ingay ng videos mo. Kung malabo naman yung camera mo, guys, i-upgrade mo na kasi hindi sila manonood kapag malabo yung camera kasi hindi kita yung flaws mo. Guys, maraming marites, maraming perfectionist dito sa social media. So, kung naniniwala pa kayo doon sinasabi nila na maka-upload lang ng videos ay pwede na kay YouTube, no. Hindi po yun kasi hindi ka po papanoorin ng mga viewers at maging mga future subscribers mo ay walang magdadalaw sa iyo. Ha, tandaan po yan. Kasi po walang quality po yung videos nyo. Maging content, walang quality. Advice ko lang, kung meron ka naman pang invest sa inyong pag-vlog, gawin mo na po habang maaga pa. May iwan ka na po ng panahon, so gawin mo na po yan ng solusyon. Next updated tips na ginagawa pa natin bilang isang YouTube content creator ay kung monetize ka na at nilalagyan pa ng mga ads yung videos mo na sobra-sobra.
Guys, remember guys, hindi po effective kay YouTube ang paglalagay ng maraming ads. Kung almost 10 minutes po yung ads mo, hindi po yun effective na magkakaroon ka ng ads na marami. Kailangan po lang nun ay tatlong ads. Then dapat yung ads pong iyon ay nasa unahan, nasa gitna at sa hulihan. Then ang paglalagay po ng ads sa gitna ay dapat hindi po nakaka-interrupt sa ating videos. Kasi kung nakaka-interrupt po yun sa videos, hindi po yun mag-account sa ating revenue. Hindi po yun mag-show sa videos natin. Kaya iwasan po natin na gumawa ng mid-roll ads na nag-interrupt po sa videos natin kasi hindi po yung counted. Masasayang lamang po ang ating ads na linagay doon. Advice ko lang po, dapat po yung pong mid-roll ads na linagay mo ay hindi dapat naka-interrupt sa videos nyo. Dapat po nakalagay sa post time kung saan ka po hindi na nagsasalita. Sa outdated tips na pinapractice pa natin bilang isang YouTube content creators ay ang pag-upload or re-upload ng content ng ibang creator. Guys, kung hindi ka pa monetize at nag-iipon ka pa lang ng watch hours mo at 1,000 subscriber, iwasan nyo na po mag-upload or mag-re-upload ng videos ng iba. Kasi wala po tayong kasiguraduhan kung mamamonetize ka o hindi. Kasi marami pong YouTube content creators na sinasabi nila, pwede ka mag-upload ng ibang videos kahit wala kang videos. Or pwede kang mag-earn sa YouTube kahit hindi mo videos. Guys, huwag po kayong maniwala doon. Wala pong assurance na hindi po kayo makaka-copyright claim doon at hindi po kayo magkakaroon ng strike. Meron pong mga videos na hindi natin alam na copyrighted na pala at magkakaroon pala tayo ng strike kapag nag-apply tayo ng monetization. Based on my experience lang po, dati po ay nag-upload po ako ng mga video clip po sa aking videos. Hindi po yung full video ah, video clips lang po. Mga clips lang po galing po sa isang network. Yun po ay kay Vice Ganda at Kiki Buloy. Ang nangyari po doon ay naalis po ang aking channel. Guys, hindi ko po dati yun alam na mayroon pala akong na-copyright nun kasi nakita ko po dun sa aking restriction ay wala pong na-violate kay YouTube na copyright claim or strike. Then nalaman ko na lang po yung naalis po yung aking YouTube channel dahil nag-show po sa akin na mayroon po akong nagkaroon po ako ng strike dahil po dun sa mga video clips na galing po dun sa network na yon. So, kung kaya nyong iwasan po or kaya nyo nang gumawa ng inyong videos, sa inyong videos na lang po ang gawin nyo. Kung gusto nyo pong malaman kung paano po ma-monetize ang inyong channel, panoorin nyo po itong video ito. Dahil makakatulong po ito kung paano po ma-monetize ang inyong channel. See you there on my next videos.